Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat again. So basically ngayon, naisipan ko na lang din gumawa ng tutorial kasi marami ding mga YouTubers na bago na nagtatanong kung paano gumawa ng thumbnail. So, ganito po yun. Ang gamit ko pong application ay si PixArt. So, yun po kasi yung nakasanayan ko at yun yung unang app kong nakita. May mga ibang YouTubers na iba-ibang mga apps yung ginagamit nila for their thumbnail. So, by the way, ano nga ba yung thumbnail? Ang thumbnail, ito yung pinaka-cover po ng ating YouTube video. So, may specific na topic tayo. So, maglalagay ka dun ng something na parang sneak peek ng pinaka-content ng iyong video. So, ganun po yung gagawin ko. So, basically, pagandahan po kasi ng thumbnail yung karamihan sa mga YouTubers natin sa kung paano makarami ng views. So, kung magsa-search ka nga naman sa YouTube, paano magluto ng, for example, ginataang ganito, ginataang pinakbet. Halimbawa, ganun. So, kung alin yung pinakamagandang thumbnail, yun yung magiging pinakamaraming click. Kumbaga, ito yung magiging catchy para sa mga viewers natin. So, ako naman po, hindi pa ako ganun kagandang gumawa ng thumbnail. Pero at least meron na lang po kayong idea para sa mga bagong YouTubers natin how to do it. So, ang gamit ko po ay thumbnail. So, I'm going to show you the screen. Medyo igigilid ko lang yung mukha ko para may mapaglalagyan ako ng screen later on. So, hold on a moment. I-open ko lang po yung aking app. So, eto po. Hold on. Medyo hindi handa ang lola nyo. Wait lang po ah. On ko lang yung aking Wi-Fi. Okay. So, eto po. Ito po yung itsura ng PixArt. So, ito po siya. So, i-download nyo lang po siya from Play Store. So, ito po yung magiging itsura niya sa Play Store. PixArt. Ayan. Pwede naman yung 2020 version. Ayan. Ito po siya. So, since meron na akong app niyan, open ko na lang yung sa akin. Ayan. Ito po siya. Alright, this is the PixArt. Ayan. Napakadali lang nitong gamitin, guys. So, sa mga bago, pwede kayong sumubok ng iba. Pero ito kasi yung pinakasanay na ako. Click mo yung plus, yung may plus sign dito to create a new one. So, ito. Ayan. Ang init po ng panahon ngayon. Summer na kasi. So, eto. Ayan. Medyo nagpa-practice-practice naman na rin ako kung paano siya gawin kanina. So, ang gusto ko kasing gawin ng thumbnail ay yung isa kong YouTube video na how I gained more than 1,000 subscribers in like 4 months. So, yun yung gusto kong gawin ng thumbnail kasi pangit na pangit ako dun sa naging cover photo ko. Makikita nyo yun mamaya. Hold on. So, ito gagamitin ko dito ngayon ay yung pink na background. Para medyo kikay, no? It explains a lot about myself. Nagfe-feeling babae lang. Charing. So, ito. Syempre, may mga ads na lumalabas dyan. All you need is to close it. So, dito sa tools po, kailangan nyo siyang i-crop kasi kailangan nyo sundan po yung size ni YouTube. Screen. So, ito yung 3.2 po yung ginagamit ko. Yan. Ito po yung fit na fit dun sa YouTube screen. So, ayan. Just click on check. Ayan. So, uumpisahan ko muna sa text. Okay. So, ang isusulat ko po dito ay how I got more than
1K subscribers. Ito, for example, ito lang. So, actually, pwede naman kayong gumawa ng paulit-ulit. Paglaro-laruan nyo lang yung PicsArt, madali lang naman siya. So, ito, pag-check mo dito, merong lalabas ngayon dito na options for the fonts. So, for example, hindi ka masaya dito kay Archivo Black. Paano ba ito i-pronounce? Archivo Black. So, whatever it is na pronunciation yan. So, ika-click ko lang itong arrow up na to na pink to check on the other fonts. So, ito, gusto kong gamitin si Sigmar 1 para medyo bold siya. So, ayan, ipoposition ko siya somewhere here para taas na taas. Okay. And then, syempre, ayoko namang puting-puti lang yung kulay. So, it's napaka-bare namang tingnan. Napaka-boring tingnan. So, gusto ko ng yellow. Ayan. Kunyari, itong yellow na to or pwedeng yellow na yung medyo matingkad. This one. Okay? And then, meron siyang stroke. Yung sa parang borderline po ng every letters. So, ito, pwede mo siyang kapalan. Ayan. How I got more than 1K subscribers. Ayan, kitang-kita na siya, diba? Pwede rin namang palitan yung stroke niya into like, sabi nating violet. Pero hindi siya masyadong nakikita. Blue. Medyo hindi rin maganda. So, black na lang. Preferably black talaga yung maganda. Okay. So, click mo lang yan. Yung check. I-click mo lang yan para ma-save siyang ganun. And then, yung stickers. Actually, maraming stickers dito. So, for example, gusto ko nung 1K. 1K na sticker. So, ayan. Click ko lang yung 1K. Ayun. So, marami ditong options. So, you might wanna choose on ito, yung gold. Ayan. Para medyo socialin. Pero maraming options dito. If you want to. Ayan. For more followers to 1K. For more followers. Nine hundred ninety. Ano bang mathematics niya? 996 yung subscribers niya ngayon. And 4 na lang para 1,000. So yun yung ibig sabihin nito. But I'm going to use this 1K. Medyo napahaba pa, nung dami kong daldal. Okay. So yan, I'll use this one para medyo socialin. So, I'll position it somewhere here. Okay. 1K. Tapos, gusto ko yung YouTube. Yung YouTube na logo. Pwede kang humanap dito. Nasaan na ba yung paborito ko? Eto. Ayan. Pwede mo rin siyang lagyan ng picture mo kung gusto mo. Dito, sa medyo gilid. If you want to, pwede naman. Nasa sayo yan. Pero sa ngayon, ito na lang muna ang gagamitin ko. Ayan. So, i-save mo lang siya. I-click mo lang yung arrow right to save it. Siyempre, may ads na lalabas dyan. I-close mo lang. Ayan. And then, save to gallery. Ayan. Tapos, done lang. Okay. So, meron na yan. Actually, yung thumbnail kasi is yung pinakabalat or pinaka-cover ng YouTube video mo. So, kung ano yung makikita dun ng tao, dapat yun din yung content mo. Meron kasing mga ibang YouTuber na maglalagay sila ng parang clickbait na cover na YouTube thumbnail. Pero pag video mo, hindi pala yun yung laman. So, parang clickbait lang siya. ganun yung strategy ng ibang YouTubers para makagain ng maraming views. Pero ako, ayokong gawin yun kasi baka mamaya masapak ako sa mukha. Teka,
In order to upload it naman, kailangan meron kang YouTube Studio. So, ito po yung YouTube Studio. YouTube Studio, open it. And then, hahanapin mo yung video na gusto mong palitan. So, ito. Ito yung pinag-practicean ko kanina, pero hindi ko masyadong nagustuhan. So, ito. Papalitan ko siya. Just click on this, yung parang pen na icon. And then, lalabas dito ngayon yung another pen na icon. Yan, click mo lang siya. And then, dito sa baba, meron yung change. Meron ditong nakalagay na change dito sa may box sa baba. Click mo lang din yan ulit. And then, select mo yung picture na ginawa mo kanina. Eto. Yan. So, yan. Pwede mo siyang i-fit na parang paluwangin. Tapos, paliitin. Ganun. Dito. So, yan. Eto. I-fit lang natin siya na ganyan. And then, select. And then, save lang. Ayun. Ganun lang siya kadali. Simpleng-simple lang siya. Para dun sa mga YouTubers na bago, yung mga gumagawa pa lang ng channel nila, importante pong merong thumbnail kasi yun po yung pinaka-signature natin. So, kung paano po yung magiging itsura ng thumbnail po ninyo, yun yung magiging parang trademark ninyo sa inyong mga viewers. Kasi sa itsura ng thumbnail mo, makikita na kung parang YouTube channel ni ganito ito. Ganitong, sa mga ganitong itsurang thumbnail, kay Jules Domingo ito. Yung mga ganong impression ba sa mga viewers natin. Okay, so let's go back to my YouTube channel. So for example, tingnan natin kung nag-reflect na po siya doon sa channel ko. Apparently, it should be yes. So eto. Ayun, nakikita mo na siya. So, how I got more than 1K subscribers. Sa trabaho. Yan, i-click mo lang siyang ganun. Marami nagtatanong bakit... Okay. So, ganito po yung mga itsura ng YouTube, YouTube thumbnails ko. Paiba-iba lang. Ito, dahil bikepacking at ang subject ko dito ay yung asawa ko, ginawa kong blue. So, ito namang isang to, itong Davilan Trail Carmona ko. Since maganda po yung view sa Davilan, ginawa ko pong thumbnail po yung mismong view. So, ayun. Depende lang sa gusto po ninyo. So, ito po yung mga thumbnails po na ginagawa ko. Minsan, on the mood akong ilagay dun yung mukha ko. Minsan, hindi. Ganon. So, depende po yun sa mukha. Sa trip mo. Actually, ang thumbnail is parang kumbaga sa tao yung pinaka-cuties. Ganon. So, kung maganda yung cuties mo, the more you attract people also. Ganon. So, hindi ko lang sure kung applicable to sa YouTube channel, but it seems like it is. Yeah, it's applicable. So, ito po yung YouTube channel ko. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, please do so. Or also leave a comment and give me a like or a thumbs up if you want this video. Thank you po for watching. Have a great day and keep safe, everyone.